Wala na lahat. Naban lahat ng hero ni Sanji man, Lilia na lang, hintay nila yan. Kumbaga sabi nila, Lilia na lang yan, wala Lilia na iba yan. Yan. Unless pumili yan ng kakaibang mid lane. Correct. Na malay mo, flex tong Jennifer na to, di natin alam. Oh. Diba? Angela mid, mga ganun. Tinanong, kaso binandin pala yung Angela. Oh. Tinanong ni Coach TikTok si Carl TC na, Hindi binan yung top 8. Kailangan niyang maawala. Parang, choice kasi ng Echo yun kanina eh, kung ano yung gagawin nila. If will they go for Apakito ban or will they go for Angela, Angela ban? Kasi parang, tama na nga naman, may point naman yung Angela ban. Kasi, ayun eh, kumbaga tatanggalin mo yung Martis-Angela combo, mahirapan talaga ng as in sagad pag early game. May cloud pa, no? Meron pa. Sagadan yan. Kailangan maging careful ng Echo dito, Valentina, tsaka momentum si Aqua, si Deathless eh. Correct. Si Mr. ano? Si Mr. Deathless. Mr. ano eh? Si Mr. Go-On. Oo, Mr. Go-On. Talagang flexible eh. Mr. Adaptive. Tama. Adaptive Nation. Hulaan na lang natin ang picks dito ng Echo. Mage, kuha ka ba ng Kagura dito? Naka-XP laner na malupit. Hop! Ayun Ib na. Talaga, Ib talaga. Yun na lang ayun natin, na Re. Talaga. Ib na lang eh. Kakasabi lang natin. Oo. Malakas ba ang Ib ngayon? Yan ang tanong. Yun ito, ang tanong eh. Ito problema, boy. Tatlo sa hero ni Coach Teo ng RSG. Kayang pasukan yung Ib. Kayang-kaya. Number one. Claude. Number two. Paquito. Number three. Martis. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Tatlo yun. Yari si... Unless, matindi talaga si Saji. And si Sanford. Sanford. Kasi meron din naman tatlong papasok dito eh. Sabihin mo number one. Sa Echo? Oo. Oh. Jennifer? Number two. Khalid? Number three. Matilda? Meron at meron pa rin. Tingin ko, Yamado ang ano. Kung baga, tanongin mo ako, Kuya Manjin, what do you think about the drop? Kuya Manjin, what do you think about the drop? I feel like, you know, the drop, you know. Yamado, you know? Yamado ang RSG, you know? That's what I think. That's what you think. About you, Kuya Hans, what do you think about the drop? You know what? I think both of the teams have three ways to go in. Wow, Three ways to go in. Yes. But who do you think is the lamang one? The lamang. I think I wanna side with Echo on this one. Really, Because they have initiation that can help them later on. About the drop. Yes, but it will only depend on how the Eve will position himself. Ah, okay. It's the position. Yes. The Eve position. Yes. Technique. Ako tingin ko lamang ang Raider. Parang feeling ko sabi ng Raiders. Tapusin na natin ang dapat tapusin. Tama. Anong oras na rin kasi. Let's finish the round. Alas out soon na sa ano. Alas out soon na. Alas 9 na pala. Alas 9 na sa Indo dito. Hindi alas... Ay, alas 9 ba? Oo, lamang late ata tayo. Late pa sila ng 1 hour. Oo, lamang tayo 1 hour. Lamang tayo ng 1 hour. Time check, 10 PM in the Philippines. Is this the final game? Will RSG finish this? Is this real life or it's just fantasy? Fantasy. Parang feeling ko sabi ni Eman, wala nang Claude Curse ko, Eman din ha. Anood ko na to. Papakitaan namin kayo ngayon. Oo. In the sound of silence. In the sound. Hindi ko alam kung narinig ka direct sa ano. Oh, pero no sa, problem. No problem. Sa kas. Pero no problem, no direct. No problem, direct. Kung narinig nyo man, si direct yun. Si kung direct hindi, yun. Wala kayo narinig. Tama, Kamila. 40 seconds in the game. If you are Echo, you need to be careful in this game because ang daming initiating factor ng RSG and this is the signature Paquito of Nuts. Correct. Na naka-sprint. Correct. Sprint na yan, boy. Kumbaga, ito yung kondisyon na Paquito eh. Oo. Alam mong mananakot talaga agad as in. Ayan. Parang may something sinat sa Paquito na ano niya, no? Na master niya. Na kada, parang master niya talaga. Kada move, parang lahat ng pixel, alam niya eh. Kaya nabubuhay siya eh. At saka parang laging ano, laging full stack. Oo. Laging full stack. Kumbaga, iniipon niya talaga yung suntok. Yun pala yung, ano, yun yung silbi ng shadow boxing. Oo, maipon mo. Kumbaga, bago mo ibitaw. Ano mo muna, isapak mo muna sa hangin. Sa hangin. Ganun yung shadow boxing. Kumbaga, isapak mo. Sa hangin. Yan. Kaya ka nag-shadow boxing. Yun yun. Ayan na! Okay. Carlito. Wala nang sinado boxing yun ha. Rekta na yun. Wala na intro. Uppercut plus slashing dicing ni Sanford.
First blood para sa Echo. On, magandang simula yon kasi palabas na ang pinakaunang turtle ng laban natin ngayon. Pressure is felt by the side of RSG. Kaya naman kung makikita nyo, Aqua tumulong na dito sa may bandang ibaba. Primarily para tumulong, pero para makakuha din ng level 4. Right on your screens. Already having his very own ultimate. The question is, ano yung kukopyahin niyang technique? And it's gonna be none other than the Circling Eagle. So si Sanji and the rest of the members ay nandito na rin. Nuts. Making Sanford feel the pressure, pero isang Heart or Sunguard lang. Sunguard Gaming. Ay makakatulong agad sa kanya para mapatagal at masustain itong laban na to. Oh, si Carl. Si Carl, kakayanin niya ba dito ang Retribution? Susugod na this time ang RSG. Naglatag si Sanji habang mawala si Sanford. Nandun si Demon Kite. Demon Kite, Decimate 1. Aray. Oh! Demon Kite will fight tonight. It rhymes. Ay. Sabay Divine Judgment onto 1. Tatlo ang nawala. Galit na ang RSG. Demon Kite, libreng turtle hands. Literal na nandilim ang paningin ni Demon Kite sa pagkakataon na yon dahil nakita natin yung ineffectivity nung real world manipulation kasi ang bilis. Ang bilis! Ang bilis lumabas ng ibang mga members ng RSG Philippines. Napansin natin kanina, gumamit ng Mortal Coil itong si Demon Kite nung nag-turn sila, nung nag-transfer sila ng atensyon towards the rest of the members of Echo. Oo. And then right after that, talagang nilataga nila ng damage output. Isang kill para kay Demon Kite, oh. One for Light, and one for Nats. And a third. Eto na ang tunay. Okay. Okay, 4 minutes. Eto lang ang masasabi natin, Hansa. Good vibes ang RSG. Tama. Kumbaga, sa lahat ng mga tropa peeps natin na nanonood ngayon at sumusuporta sa Raiders, nakasmile sila ngayon. Correct. Kasi lamang. Lamang eh. Correct. Maaari mong tawagin na umagang kay Ganda. Yung kanilang sinimulan sa pagkakataon na to. Kasi early game pa lang. Maaga na. Maaga pa lang. Mas early pa sila sa bird. Sa bird. Legit. Kumbaga, ito yung ano, maganda ang gising. Tama. Maganda ang gising kahit gabi na. Tama. Maganda ang gising, good morning. Mm. At ang gusto nila ay magkaroon ng mas magandang gabi once they got the victory. Sana lang. Sana lang, champion eh. One more time. Hit me, baby, one more time. Oh, hit me, baby. Sinabi ni Brit. Ni Britney, di ba? Sinabi ni Madam Britney yun. Maybe. Di ba? Sabi niya yun. Ano yun? Sabi niya nun, ano yun? Sabi niya, my loneliness is killing me. Kaya, and I. Kaya isa, I must confess. I still believe. Isa na lang. I still believe. Hit me, baby. One more time. One more win. Sinabi rin ni Justin Bieber yun. One time. I'ma tell you one time. Isa na lang. Isa na lang. O, nagka one time, nakuha na ng RSG yung third time. RSG. Pero ito, pangalawa. Kanino kaya mapupunta to? Ay, nako! Tunay na laban na to! May Raging Sandstorm, sabi ni Evan. Sige, makakuha tayo ng kill. Carlito is down. Tatlo, wala sa Echo. Oh, no. Another victory na clash para sa RSG. At sinabi nga ni Brit, sinabi ni Britney, hit me, baby, one more time. One more win. Mukhang RSG ang namamayagpag dito. It's too early to call. Sona, but kung iisipin mo yung confidence ng RSG, parang road to endgame. Oh man, it's too early to call, pero it's too late to apologize din. RSG PH, nakakuha sila ng kill sa sinimula ng initiation na ginawa ng Echo dahil sila yung naglatag ng Raging Sandstorm. Oh. Even the real world manipulation ay binitawan na rin ni Sanji, kaso yung problema ay mas makate yung damage output na nanggaling sa side ng RSG at hindi na mapipigilan. Feeling ko may reason talaga kung akala natin haka Sanford gagawin nila. Correct. Ang ginawa nila haka Sanji. May reason talaga kung ba't yung Eve nawawala sa meta. Hinila pa si Benny. Aray ko, babes! Aray! Bad bits na si Kuya Dylan. Sabi ni Kuya Dylan, tapusin na natin to. Gusto ko pang magsambal dito sa Jakarta. Men, at this point, hindi na nga light yung pangalan niya. Pwedeng darkness na eh, kasi nasa evil art na siya ngayon. Oh. Meanwhile, Cartesi, naglatag na naman, sinamahan pa ng Raging Sandstorm, pero mukhang mabubuhay pa yata. Ito si Demon Kite, nakuha niya pa yung Orange Pop, at nakawala sa pagkaataw na yun. 10 bits productions, boss. Yung damage output ng Eve, hindi ko kasi alam kung dami ng nerf niyan, pero pini ko dami nerf niyan. Oo, men, as in sinagad talaga ng todo. Yung slow niya, mas pinapas ng konti. Tapos yung iba sa mga members ng Echo, hindi sila makahanap ng paraan. They have to find a way. One way is Benny Cutie na maglatag nung kanyang mga shurikens. Pero nahihirapan din siya makapag-scale kasi yung problema, wala na yung dalawang tore sa bandang itaas at matatanggalan pa ng isang tore sa bandang ibaba. Yung confidence ng RSG dito talagang super confidence. Super confidence. Super confidence. They know that they can end this
with a very dominating passion, Kuya Hans. 8-1 is the score. 6.2 kay Den. Less than 7 minutes. Oh my goodness. Ganon sila ka, ano, ka aggressive. Ka-play na play. Ka-play na play. Larong-laro, ML na ML. Kumbaga, start agad. Yun ang gusto nila pagkapasok sa lobby. Start agad. Di pa nga ready yung isa. Nagtitimpla pa lang ng kape. Start na agad. Kumbaga, pre-start na nila bago pa magsimula. And in the beginning, kumbaga, nandito na rin sila. Meanwhile, nagpalatag na naman. Here comes Echo. Umalis sila. Nagpalatag dito para kay Light. Pero under naman yung counter-attack. Counter latag na. Pwede pala yung Blazing Duet para kay Yeman. Tatlo wala sa side ng Echo ngayon. And Demon Kite sumusugod na. Turtle Stain para kay Demon Kite. Pero de-decimate ni Demon Kite. John Cedrics with that triple kill! At nagtitip na rin ang RSG Philippines sa harap ng base. Wipeout para sa side ng RSG. Isa na lang. At meron ngang kasabihan. Sinabi ni Britney, hit me baby one more time. One more win. One more base tower down for RSG. Pero sabi nila, kalma lang. Kalma. Kalma muna. Hindi kalma. Ko matandaan kung sino yung kumanto noon, pero meron din nagsabi ng one more time na mapapansin natin in just a bit na talagang tumutoto na yung damage output. Fortunately for them though, nakuha ni Carl TZ yung purple objective. They need every win that they can get all over the map. Kasi as of the moment, 9 minutes in, 9.6k na ang hinahabol ultra, ng side ng Echo. Ultra snowball na yun eh. Snowballers na yung RSG ngayon eh. Kaya kumbaga lahat ng lyrics na merong one, nasa kanila. Oh, man. Lahat, I'ma tell you one time, one more time, we gotta celebrate. Hit me, baby, one more time. 121 guns. 121 guns. 21. Lahat. Yan. Lahat ng lyrics ng one. Ayan na. One. Uppercut. In-uppercut. Makakapitas ba dito? Nakakapitas si Carlito. Pero nang Blazing Duet si Eman. Pa, sila nag-set up. Sila na-set upan. Pasok si Sanpoy dito. Desperate movements. Pero monster kill. Monster kill si Kuya Demon Kite. Ito na ba ang dawan, Hans? Ito na ba yung dawan? Ito na, RSG. Let's finish this. Is this the end of Echo sa laban na to sa MPLI? Oh, teka lang, teka relax. Lang. Relax. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Sabi ni Kapitan Light and the rest of the members of RSG, 12.3K. Gusto nila surebolan. Surebola na. Gusto nila tournament kasi kukunin muna nila ang Lord. Kumbaga, imbis na tumira ka ng 3 points, gusto ko yung layup na. Nilayup na. Yung sure na. Surebolan. Yung surebolan na talaga. Ayaw. Kaya ngayon, kukunin muna nila yung Lord para malalayup lang ang galawan. Oo, surebolan. Sabi, teka, no asim technique tayo. No asim technique. Correct. Kakain pa tayo sambal mamaya kasi one more time, we gonna celebrate. You wanna celebrate. At yan ang kailangan pigilan ng side ng Echo. 12 gay ang kalamangan this ng RG. This is a mountain na kailangan nilang habulin, 12.4K. And Echo does have the tools to make a comeback. However, wala pa yung item sa kanila. Kaya nilang posibleng paabutin sana ng late game. But the problem is, ilang minutes pa ang kailangan ng Echo dito. How long can you go? How long can you go, Tomanjin? Si Eman, men. Ang taas ng binibigay. Anong Claude loose? No P, Kuya Manjin, Kuya Hans. Wasak ang lahat ng tore. Eh, meron pa sa bottom lane, pero mawawasak din yan. Yun na yun. Ayan na yung Lord. Ulitin natin. Wasak ang lahat ng tore ng Echo. Yung Lord ay nandito na. Ito na ba ang nag-iisang pwedeng ipanalo ng RSG? Eve ultimate coming in. Unstoppable na si Evan. Bye. RSG trying to finish this game. And